At ang ating second challenge ay tatawagin nating chicken lang yan. Chicken lang yan. May ganun pa. Ang gagawin nyo lang naman, paunahan makakuha at makahuli ng 5 manok at dadali nyo yan sa portable cage nila. At kung sino yung unang makatapos, siya ay magkakaroon ng 10 points! At yung matatalo naman ay magkakaroon naman ng 8 points. So Will, bet mo na ba? Bet na bet! S-Friend Rocks, bet mo na rin ba? Bet na bet! At dahil bet na nilang dalawa, get ready, get set, let's do this! Come on! Bird. Sige! Go! Ay, Kika, joke lang. Ano joke lang. Daya! Joke nga lang. Bagal ha, charot. Ay, ang galing. Oh, mukhang mahabol talaga si Will. Ay, baka kumahuli mo ha. Kaya pala humuli ng bird. Dali, Rocks. Kailangan panindigan yung pagiging challenge. Nakaisa na si Will. Isang manok na siya! Okay. Ayan. Pangalang, nakakadalawa na po si Will. Mukhang umahabol sa second challenge natin. Ayun, nakaisa na siya. Huli ka. Oh! 3 points! 3 points! Yes! Ayaw paawat si... Ayaw paawat. Okay. Nakapagod naman to. Nag-isa na lang ba sila? Ayun. Dali, Rocks! Dali! Nahuli ko din yung bird! Dito. Dahan-dahan. Habulin kita. Pang-5 niya na. At dahil si Will ang una nakahuli ng 5 manok, siya ay magkakaroon ng, alam mo na, S-Pen, 10 points. At dahil ikaw natalo sa second challenge na to, ikaw lang yung makakakuha ng 8 points. At dahil dyan, meron na kayong tag 13 points. Akalain nyo nga naman yung si S-Pen at si Will nakadalawa kagad na challenge. Kaya naman, nagbabangasan si Mama Bear at si Papa Bear. Puna tayo sa ating third and final challenge. Na kung saan, ang title natin ay... Hi. It Comes in Threes. Kuha nyo. It comes in threes. Bibigyan ko kayong dalawa ng tag-isang itak. Ayan, etong sa'yo, Will. At etong sa'yo, ayan. Maglalaban kayong dalawa. Gagamitin nyo yung itak na yan sa pagtatanim ng puno. Pag tatlong puno kayo, pag naitanim yung tatlong puno, kailangan nakatayo. Kukuha kayo ng balat ng buko. Ilalagay nyo yan sa paligid ng mga puno bawat isa. Kailangan perfect nakatayo sila. At kung sino sa inyo ang makakagawa ng unang-una at mabilis na makatapos, siya ay magkakaroon ng 15 points. Alam nyo na kung sino yon. At doon na rin, siya na rin yung mananalo at magmamana ng aking... lupain dito sa Hacienda. Will! Yes! Bet mo na bang gawin to? Bet na bet! Sister! Oh. S-Pen! S-Pen Rocks! Bet mo na rin ba? Bet na bet! At dahil bet mo na, get ready! Let's go! Let's do this, girls and boys! Talagang sa ulan, Mars? It's like being a kid again. Puro bato! Bakit puro bato? Puro bato eh. No? Yeah. Yung first 3 ko, hanap ako ng hanap ng lupa kasi hindi ako makagawa ng tamang butas dahil puro bato. Until nakahanap na ako, tinanggal ko na lang lahat ng bato, tapos nagbungkal na lang ako ng konting lupa sa nakapaligid. Tapos yun na lang yung nilagay ko, para lupa talaga, hindi siya bato. I had difficulty na rin because the soil was filled with rocks. As in, sobrang daming bato inside of the soil. So, no matter what I was trying to do with the machete, it wasn't penetrating the whole way. Ah! Now this, ito ang pinaka mahirap na challenge, that's for sure. Yeah. Grabe! Ah, you okay, love? Yes, love. So hard. Nung nakatayo na siya, saka ako nilagyan nung katawan ng buko. Gawan? I don't know.
I don't think it's deep enough though. Wala lang, parang inisip ko pag pa-circle, adi parang flower. So nilandian ko na lang pack flower, parang psh, 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 psh. The first hole that I dug was maybe my four inches deep lang, which took a long time considering sobrang daming bato. It was nakakairita actually, because no matter what you tried to do and scoop out the dirt or the soil, it was always a challenge to get through it. Yeah, wala nang arte. When I first grabbed the tree and all of the soil, my fingers were filled with, as in, putik na. My whole body was wet. Wala na, as in, wala nang arte. Do whatever you have to do to win. Or do whatever you have to do to plant this tree. Oh my, what a challenge! Grabe to! I did what I had to do. I grabbed the tree, put the soil back, tried to find the soil as much as I could, put even the rocks back, and then yung shell ng coconut, nilagay ko pa sa gilid or around it, circling it, para ma-stabilize siya. And I look at her, and she's already finished with her tree, so she beat me already with that. That's when I decided to kick in, like, second gear for the second tree. Pwede bang buto na lang yung i-plant? Charot! Dati kasi gusto kong jumoin sa mga yung foundation na plant a tree keme. Wait na! Plant a seed na lang. Buto-buto na lang, dive. Ang hirap kasi. So, ang ginawa ko talagang nilaliman ko yung second hole. Talagang nagdig ako deeper and then mas malalim ko yung pagkaka-plant sa kanya. For the second tree, ang strategy ko naman was to not build the soil depth as deep as possible anymore. Sa totoo lang, medyo nahirapan na talaga ako nung challenge na yun. Kasi hindi na ako makahinga. Parang hindi pa rin yata ako naka-recover from the chicken. Parang hirap na ako huminga nung time na yun. Dig a hole as fast as possible. Walang lang arte-arte to try to make it circular o anuman. Basta just dig a hole as fast as possible. And that's what I did. Gusto ko na mag-give up ng konti, pero nung nakita ko na sabay na kami ni Will, kasi naabutan na niya ako nung second eh, doon na ako nag-isip na, sige, tuloy ko na. Kahit todo ulan, kahit medyo sumasakit na talaga yung ulo ko, at saka puro putik na talaga yung braso, yung paa namin. Yung composition ng second tree, medyo papaling siya eh. Kaya ako natatakot kasi parang hindi siya talaga tayong tayo. Parang medyo nakaslant yung katawan niya. So inisip ko parang mas mahirap siyang i-plant dahil hindi nga siya vertically, yung straight na straight. I looked at rocks and I see that she's still doing her second one. Tinapos ko naman yung second. Wait lang! Excuse me! Ay, carry you pa ba? Huh. Wow! Ang ganda ng pagkakatayo ah! Pagod ka na, Will. Di ba? Okay lang. I took too much time on the digging once again process and removing mga pato-pato. Rocks! Ah! Doon pa sa dulo, sa'yo kasi yung lima. Go! Galing ha! Palaban talaga si Esper na ay patalo oh. Ano ba? Siyempre, last challenge niya. Kailangan galingan mo na. Magpapatalo ka ba naman? Ano ba? Dun sa third tree, pagtingin ko sa kanya, mas mahaba yung roots niya. So it meant, mas malalim pa yung kailangan kong bungkalin na lupa. Ang hirap na, because you know why? It's difficult na rin. Ang daming buto. Bato! Daming buto. Wala naman buto dyan. Bato! Wala. Sabi ko na nga. Daming bato. For some reason, when I went for the third one, I think she saw that I was winning, so she took it up another level. may kumagat sa akin ang sakit. Ayan! Go, Eswin! Huwag ka magpatalo! Huwag ko kong i-jinx, bakla ka! I did think that her soil was maybe possibly a little bit softer and less full of rocks and bato. So that would have definitely been an advantage on her end. Kasi, ang gagawin mo lang,
tinusok mo yung soil, tapos just turn the knife and all of the soil will automatically separate. And then you just dig out the soil and plant your tree again. Para sa may inuhukay mo, Will. Para sa akin ba yan? Ang laki ah. I'm just sharing the love. I was sweating. She was medyo dry naman. I mean, it was raining, but still, the fact na I was sweating so much, even when it was raining. I guess I was working really, really hard, trying to smash the soil and scoop it out. Ang laki ng hinukay mo, parang kasa na ako dyan, ha? Sakto pa rin output ko. Bagay sa'yo, Mars. Nakita ko nga ulit yung isa kong puno na medyo patagilid siya. Tapos kinabahan ako ng konti kung nakita nyo ba yun as nahuhulog or nakita nyo na ganun talaga yung tayo niya. Rocks, look ko! Dinumihan niya ako, promise. Huwag ka magulo! Ang gano'n kay Rocks, oo. Oh. Pinaghanda niya talaga. Sa akin, hindi! Paal! Yan! At dahil ito na nga, natapos na nga nila yung kanilang third and final challenge na yan. At dahil ikaw ang una kagawa at nakapagpatayo ng pinagawa kong nakakaloka mga puno na yan, ang ganda. At ikaw pa na una, at dahil nagawa mo ng magandang aking asyenda, ikaw na talaga, Rocks, at talagang proud ako sa'yo. Akalain mo nga naman. Proud ako sa'yo dahil thank ikaw na ang nagwagi at meron ka ng 23 points! Palakpan niyo! Yes! Yay! Pero Mars, hindi siya 23. Correction, 28. Ay! Ang ganda mo pa naman ngayon, binago. Mars! May bago akong blush on. Pero in fairness, I'm proud of you! Ang dami nating pinagdaanan ngayong araw na to na hindi ko maipagpapalit. Kasi minsan, sa show na to, iniisip ko parang congratulations! Parang nagawa mo ang lahat ng task. Parang, syempre iba pagka na-experience mo. Ganito pala yung feeling manalo. Thank you so much, Will, sa pag-guesting mo sa amin. Marami salamat. Ayan. Nanalakit na po si best friend Roxy. At dahil dyan, pwede pasali. So at the end of the third challenge, lo and behold, nanalo si Rox. So, hindi naman ako bitter, but I went into this game expecting na mananalo talaga ako. Since, you know, syempre, maliit lang siya, cute lang siya, pero strong din siya. But I wasn't, di talaga ako na-expect na nanalo siya. I'll be all honest. But I am happy na, since she is the host, it's almost an honor for me to not let her win, but see that she wins on her own show. Maraming salamat ulit. Maraming salamat din. Thank you. Super masaya. Nahirapan ka ba? Hindi naman, masaya lang lahat. I just experience and enjoy everything. And syempre, especially since I'm with her. So, wow! Mas lalo nag-enjoy it. Pagod. but extremely grateful. Extremely grateful. Since ngayon, na-experience ko yung buhay sa probinsya, I really appreciate and have so much respect for them in so many different ways now. For being able to walk in their shoes, guide for half a day. It was really a wonderful experience to be part of it. Dahil tapos yung challenge na to, S-Friend, ikaw na ang bahalang magbigay at mausap kay Will. Go! Thank you naman sa pamad pack. Wow. Tama! S-Friend! Pero thank you sa inyong lahat. Thank you kay Derek, Jerome, Maggie, Roy, lahat kayo, Kate, lahat kayo talagang you surprised me and you lied to me. Ang masasabi ko na dahil finally na-experience ko ang trabaho sa probinsya at trabaho sa bukid, grabe ang mga lalaki. Grabe yung puso at hirap at pawis. I have a newfound respect sa mga tao na hilig ito. Bongga talaga yung sorpresa nila sa akin. Ang sorpresa nila sa akin is Will. So thank you so much. Thank you also, Will, for being here with us. Bet mo ba, Will? Bet na bet! Bet na bet pa rin niya! How about you, Alice C, the greatest host? Bet mo ba? Siyempre, bet na bet! Bet na bet! At dahil dyan, thank you so much, guys! Thank you! Bet mo ba? Thank you so much, guys, for watching Bet Mo Ba. And for more exclusive videos, all you have to do is log on and subscribe to Viva TV's YouTube channel.